Hello guys! Welcome sa panibago nating episode dito sa Food and Games Fanatics. Today, magluluto tayo ng sigang na bangus sa miso. Ito naman yung mga kakailangan nating ingredients. Kailangan natin ng sitaw, ng radish, ng okra, ng mustard greens or mustasa, green chilies, kailangan din natin dito ng bawang, red onion at white onion, ng tomatoes, and then ng ginger. At syempre, hindi mawawala ang bida sa dish natin. Ito ang bangus, boneless bangus belly ang gamit ko dito. Then, ang ating sinigang sa sampalok mix with miso. Gamitin tayo ng tubig, mantika, ground black pepper, at patis. Okay, again, let's start. Ayan guys, napainit lang ako ng mantika sa kawali. Uunahin ko na dito yung luya. Hinintayin lang natin siya na mag-brown ng konti. Then, susunod ko na dito agad yung bawang. Iniwa ko yung bawang ng maliliit. Susunod ko na rin agad dito yung sibuyas. Red onion and white onion ang gamit ko ah. Iniwa ko lang siya sa apat. Tapos isabay na rin natin dito yung matis. Guys, sa mga niluluto natin, pag naglagay tayo ng kamatis, medyo matagal siyang ma-brown kasi yung kamatis nag-extract siya ng tubig. Then, speaking of tubig, lalagyan na rin natin ito ng tubig. At least mga 3 cups ang gamit ko. Tapos hayaan lang natin siyang kumulo. After ng ilang minutong pagpapakulo, ilalagay na rin natin dito yung bangus. And then, hayaan lang din natin siya na maluto. Ilalagay ko na rin dito yung mga pampalasa natin. Ground black pepper. And then, yung patis. Ilalagay na rin natin dito yung sinigang sa sampalok mix sa miso. Then, nahaluin natin siyang bagya. Babayaan muna natin siya dito at least mga 2 minutes. Pagkaraan ng 2 minuto, nalagay ko na dito yung gulay, which is yung sitaw. Hahayaan muna natin siya dito for at least 1 minute. Then, ilalagay na rin natin dito yung daikon radish or yung labanos. Sasabay na rin natin dito yung okra. And then, hayaan lang din natin sila dito for at least 3 to 5 minutes.
Nakalipas ng ilang minutong pagpapalambot sa mga gulay, lalagyan natin dito yung green chilies. And then ilalagay ko na rin dito yung mustard greens or yung mustasa. Then lulubog lang natin siya. Hindi natin siya i-overcook, ano? Kasi may tendency na papait yung mustasa. At ayaw natin mangyari yun. So, bali, ang gagawin natin, after natin mapalubog yung mga gulay or yung mustasa, istatakpan natin siya. And then, papatayin na rin natin yung apoy. Leave lang natin siya dito for about 10 minutes. And then, serve na natin. Okay guys, ayan. Luto na ang ating sinigang na bangus sa miso. Siguradong napakasarap nito. Lalo na kung mahaluan natin itong patis na may kalamansi at sili. Guys, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik sa ating YouTube channel at sa panonood ng ating videos. Then, please subscribe na rin po sa mga baguhan pa lang sa channel at pakiclick na rin po ang notification bell para ma-notify po kayo sa mga susunod pa nating videos. Maraming salamat po guys.